Ito nga po ang balita. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay sinampahan po ng kaso sa Ombudsman. Ito po ay may kaugnay sa 38 billion pesos malampaya fund na sinasabing mali daw po ang naging paggamit. Ano po ang nakalagay sa balita? Dalawang balita po ang pagkumpirahin natin dito. Una, yung balita kahapon ng Rappler at saka yung balita ngayon ng Philstar Global. Unahin po natin ang Rappler. Sabi po dito, Manila, Philippines, electricity consumer advocates filed cases for graft and malversation before the Office of the Ombudsman. Ano po sa madaling paliwanag ang graft at saka malversation? Ang graft po, ito po yung mga kaparaanan na ginagawa po ng isang public officer para po pumabor sa kanyang mga ninanais na gawin o may mga humihiling sa kanya pabor para sa ibang individual sa madaling salita. At mababasa niyo po ito sa Republic Act 3019 Section 3 ng nabanggit po na batas. Corrupt Practices of Public Officers. Pero hindi na po natin yan iisa-isahin. Yung malversation naman po, ito naman po yung paggamit ng pondo ng bayan sa maling kaparaanan. O kaya naman yung tinatawag na technical malversation, ginamit mo yung pondo ng bayan sa isang proyekto na hindi naman intended para dito. No matter kung magkaano man kaganda ang intention mo, mali po iyon. Ay, ang balita naman na yan mga tol, hindi pa rin natin sigurado kung ano yung mga particular doon sa paragraph o sa section 3 at sa several paragraphs under the Republic Act 3019 o kaya naman kung ano ito ba ay malversation or technical malversation. Kaya patuloy lamang po natin basahin. Siya po ay sinampahan sa Office of the Ombudsman at ito po ay may kaugnay na pagmaling paggamit ng 38.8 billion pesos ng malampaya fund. Sino-sino po ang mga complainants dito? Sila po ay ang National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR at saka Boses ng Consumer Alliance Incorporated or BCAI. Based their arguments from a special audit report of the Commission on Audit released in 2017. O ayun po ah, binasi po ng kanilang grupo ang reklamo laban dito kay Gloria Macapagal Arroyo, ang dating presidente, sa report po ng Commission on Audit noong 2017. At ito po ay nagdetalye ng 900 million pesos na maling paggamit sa malampaya fund. Inaakusahan po nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng pag-abuso sa Presidential Decree number 910. Ito po yung presidential discretion kung tawagin. Mababasa po ninyo ito sa internet at ito nga po ay naaprubahan noong March 22, 1976, panahon pa po ng dating Pangulong Marcos Sr. Okay? Ayon pa po dito sa balita, the provision allowed for the use of the funds for other purposes that may be determined by the president. O yun pala, no? Porkit may nakalagay doon na for other purposes and may be determined by the president, eh ginamit daw po di umano nitong si Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang posisyon bilang pangulo para ilipat o kung hindi man ilipat, magamit sa maling kaparaanan ang pinag-uusapang halaga ng pera o pondo para po sa malampaya fund. They said, Arroyo funneled the funds from malampaya to agricultural and irrigation programs, transport projects, national security activities, and cash assistance to the transport sector. Oh, ganun pala. Kung ganito ang situations mga tol, nakikita natin ngayon dito na merong technical malversation. Kung ang pagbabasihan po natin ay ang reklamo po ng mga nag-aalegasyon dito kay Gloria Macapagal Arroyo. Kasi sinasabi po nila, mula po sa malampaya funds, eh ginamit po ito sa agricultural, irrigation, transport, national security activities, at saka cash assistance para po sa transport sector. Mali po iyon kung totoo itong sinasabi ng nagre-reklamo kay Gloria. Kasi alam naman natin
na kapag ka may pondo para po sa isang proyekto ng gobyerno, dapat doon lamang po ito gamitin. Hindi po pwedeng gamitin sa ibang proyekto. Ganito lang ang simpleng ilustrasyon dyan. Parehas maganda ang layunin. Pagpapatayo ng silid-aralan, saka pagpapagawa ng kalsada, parehas po yung makakatulong sa publiko. Yung isa sa mga mag-aaral, yung isa in the public in general, ika nga. Sa pagkakataong iyan, dapat hindi mo pwedeng i-transfer ang pondo mula sa pagpapagawa ng silid-aralan papunta sa kalsada. Kasi ina-appropriate yung funds na yon doon lamang sa silid-aralan at hindi sa kalsada. Kapag ka tin-transfer mo papunta sa kalsada yung proyekto, yung pondo, mali na po iyon at paglabag na po iyon sa batas. Okay, hindi po ako abogado, ha? Ako po ay isang criminologist. Kaya lahat po ng sasabihin ko dito sa perspektibo lamang ng isang criminologist. O, tuloy po tayo. Sabi pa po dito, while the disbursements may have served a public purpose, the group said the same ultimately frustrated the country's drive toward energy independence, leaving the energy consumers at the mercy of a volatile world market and inhibiting economic growth. Parang sinasabi po dito ng mga nagre-reklamo, maganda man ang layunin nitong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero ang naging epekto po nito ay hindi maganda sa larangan po ng enerhiya sa ating bansa. Kasi parang ang naging resulta, lalo tayong nahirapan sa production po ng enerhiya dahil po sa misappropriation o yung tinatawag na paglipat ng pondo mula po sa malampaya patungo po sa ibang proyekto ng gobyerno. O, ito na po yung detalyadong breakdown kung saan sinasabi di umano na napunta ang pondo mula sa Malampaya Fund papunta po dito sa ibang proyekto. 10.66 billion pesos from to the Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines and different military branches. 9.29 billion pesos National Electrification Administration and National Power Corporation. 5.82 billion pesos to the Department of Agriculture, 4.86 billion Department of Public Works and Highways, 3.63 billion to the Department of Finance, Bureau of the Treasury, and National Housing Authority, 900 million pesos to the Department of Agrarian Reform, 745.93 million pesos to the Department of Health, 690 million pesos to the Department of Interior and Local Government, and Philippine National Police, 482 million pesos Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, and 50 million pesos to the Philippine Coast Guard. Ngayon, ano daw po ang sinasaad sa reklamo? Respondent Gloria Macapagal Arroyo whimsically took the opportunity of the said law's inadequacy and deliberately twisted the interpretation of the said provision to mean that she, as president, had the discretion to use the Malampaya Fund for whatever purpose she deemed fit. In other words, mga tol, ginamit daw po ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang posisyon at pinangatwiranan ang paglilipat nito sa ibang pondo, which according sa reklamo, paglabag doon po sa Presidential Decree 910 at saka Republic Act 3019. Tuloy po natin. Arroyo was previously named a respondent in the earlier complaints about the Malampaya Fund but has been cleared by the Ombudsman for insufficiency of evidence. Oh, nasampahan na pala dati ng kaso itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero kinilaro po ng Office of the Ombudsman na wala pong pwedeng isampa sa korte kasi hindi po sapat ang ebidensya. It doesn't mean na hindi niya po ginawa, ano? Sinasabi lamang, hindi po sapat ang ebidensya. The groups, however, argued that Arroyo was cleared only in the 900 million Malampaya Fund that went to the Department of Agriculture Reform
Agrarian Reform or DAR. They noted that the new complaint covers the entire 38.81 billion pesos that was released during the Arroyo's term. O parang nakikita natin dito mga tol, ay yung parte lamang pala ng 900 million patungo sa Department of Agrarian Reform ang reklamo na hindi po kinakitaan ng probable cost ng Office of the Ombudsman. Sa bagong reklamo po na ito, kinocover na daw po nito ang kabuuang 38.81 billion pesos na malampaya fund. Very interesting po itong balita na ito mga tol. At titingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa hinaharap. Sabi pa po dito, the group asked the ombudsman to place Arroyo under preventive suspension as a member of the House of Representatives. Okay? Pero sa ating pagkakaalam, parang wala yata sa posisyon ang ombudsman para isuspindi. I do not know ha, kasi hindi po ako abogado. Pero ang pagkakaalam natin, hindi po nangyari yan sa Senado. Kung matatandaan ninyo, may reklamo at kinakitaan po ito ng probable cause at humusga ang ombudsman kay Senador Joel Villanueva. Hindi po ito na-implement ng ombudsman kasi ang reason, siya po ay binoto ng tao at wala pong jurisdiction ng ombudsman kung hindi ang Senado. Parang ganun din sa Kongreso. Kung meron mang disciplinary measures na dapat i-take into action, dapat yung Senate leadership ang mag-impose nito. At ganun din naman sa House of Representatives. Pero kung may mga kaibigan tayong abogado, baka payuhan naman po tayo tungkol po sa sitwasyon na ito. Pwede bang isuspinde ng Office of the Ombudsman ang isang kongresista, katulad po ni Congressman Gloria Macapagal Arroyo, ang dating presidente po natin. Okay, tuloy po natin. The Malampaya Fund consists of royalties collected by the government from the Malampaya Deep Water Gas to Power Project since 2001. It is supposed to fund energy development projects but has since been utilized by Arroyo and then late former resident of President Benigno Aquino III for non-energy related initiatives. Hindi lang pala si Arroyo ang may kasalanan dito. Sinasabi din na pati daw po si dating Pangulong Benigno Aquino III ay ginamit ang pondo ng Malampaya Fund para po sa hindi energy related na mga inisyatibo. The scam involves allocation for DAR under the Arroyo government, a huge part of which was siphoned off by non-governmental organizations run by Janet Lim Napoles, tagged as the mastermind of the pork barrel scandal that involved lawmakers' discretionary funds. Ngayon, ikumpara po natin ang balita po na ito sa balita naman ng PhilStar. Pero as usual, makikita pa rin po natin yung mga detalye na nabasa na po natin kanina. Katulad po nito, sabi po dito sa headlines po nila, Graft Malversation Raps Filed versus GMA over Malampaya Fund, October 2, 2023. Manila, Philippines, former President Gloria Macapagal Arroyo is facing graft and malversation charges before the Office of the Ombudsman for allegedly abusing her discretion by realigning the Malampaya Fund to bankroll government agencies outside or government projects outside the fund's intended use. Almost the same sa binasa po natin kanina. The charges filed by advocacy group National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated or NASICOR last September 28. And they accuses Arroyo of abusing Presidential Decree 910 and twisting the interpretation of an inadequate provision to mean that she, as President, had the discretion to use the Malampaya funds to whatever purpose she deemed fit. NASICOR, ito po ang very interesting dito eh. Kasi si Gloria Macapagal Arroyo, alam naman po natin, nakapanalig po ito ng mga Duterte. Pero ang nagsampa po ng kaso
namumuno po dito sa Nasikor ay ang dating undersecretary sa Duterte administrations na si Pete Ilagan. Basahin po natin ang balita. Nasikor, led by Duterte Administration Energy Undersecretary Pete Ilagan, said Arroyo subsequently disregarded the law's policy when she ordered the Department of Budget and Management to use the funds for government projects on agriculture, irrigation, calamity, rehabilitation, relocation, and housing projects, infrastructure, and transportation, among other unrelated projects. PD-910 was signed by the late dictator, yun yung banat ng mga dilawan na pahayagan eh, Ferdinand Marcos Sr. Talagang hindi pa rin sila makamove on sa dati nating Pangulong Marcos Sr., which created the Energy Development Board that was intended to strengthen energy exploration, accelerate exploration and development projects, and integrate the functions of multiple government agencies through a single government entity concerned with exploration and divorce. Siguro kung hindi nawala si dating Pangulong Marcos Sr. o yung mga proyekto niya ipinagpatuloy ng mga sumunod na pangulo, hindi tayo magkakaganito sa pangangailangan natin sa enerhiya, no? Kasi kung babasahin po ninyo ang Presidential Decree 910 creating an Energy Development Board, defining its powers and functions, providing funds therefore and for other purposes, makikita po natin dito ang intention ng dating Pangulong Marcos Sr. na maging self-sufficient po tayo sa enerhiya. But unfortunately, katulad po kung totoo man ang sinasabi ng mga nag-aalegasyon dito kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, hindi nila binigyan ng prioridad ang sektor ng enerhiya. Kaya ngayon, sa 2024, baka maubos na po ang reserve natin sa Malampaya gas area na yan. At magdudulot daw po ito ng malawakang brownout, particular dito po sa Kalakhang, Maynila. O yun ang masakit na katotohanan ngayon. Sana magawan po ng kasalukuyang gobyerno ng kaparaanan na ang napipintong problema dahil po sa pagkakaubos ng reserve dyan po sa Malampaya ay hindi magdulot ng malawakang brownout dito po sa ating Kalakhang, Maynila. In 2013, the Supreme Court declared unconstitutional the provision of Presidential Decree 910 that Arroyo allegedly abused and twisted to her favor. The decree allowed the government to enter several service contracts agreements, including the natural gas project in the Camago-Malampaya Reservoir or Reservoir that remitted to the government a net of 172.280 billion, known today as the Malampaya Fund. Out of the net share, Arroyo disbursed a total of 38.807 billion pesos throughout her presidency. The Commission of Audit categorized it as improper due to non-compliance with the existing laws. Malinaw po ang sinasabi dito sa balita. Hindi po ito paninira kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tayo po ay nagbabasa lamang ng balita. At sinasabi po dito, ayon na rin po sa Commission on Audit, hindi daw po tama ang naging paggamit ng nabagit na pondo at hindi daw po ito umaayon sa ating umiiral na batas. In view of all the foregoing, respondent should be charged with violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and malversation punishable under Article 217 of the Revised Penal Code. In 2016, the Ombudsman Conchita Carpio Morales cleared Arroyo and three others from plunder charges in connection with the 900 million Malampaya Fund scam. O yun yung binasa natin balita kanina kung saan napawalang sala for insufficiency of evidence sa 900 million Malampaya Fund for Department of Agrarian Reform kung saan niya tinransfer ito, at doon nga po hindi po siya napagsakdal sa korte. Tuloy po natin ang sinasabi dito, ha.
noting that the National Bureau of Investigation failed to prove their conspiracy in the illegal diversion of funds. Nasikor, however, believes that the plunder dismissal does not prejudice their complaint as the 2016 resolution was premised on lack of evidence. Very interesting ito pong balita na ito, mga tol. Kasi pwede bang malagay sa double jeopardy ito pong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Ang ibig sabihin po ng double jeopardy, hindi mo pwedeng ipagsakdal sa ikalawang pagkakataon ang isang tao sa parehas na sirkumstansya kung saan nag-ugat ang iyong reklamo. In other words, hindi mo pwedeng ilagay sa ikalawang pagkakaalanganin ang buhay o kalayaan ng isang tao. At titingnan natin ngayon kung paano po ito i-appreciate ng ombudsman. Kung ito ba ay kanilang irurule in favor sa complainant o pabor para po sa respondent. Ang respondent po dito, syempre, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at ang complainant, katulad po nung nabanggit nating grupo kanina, ang Nasikor, saka ang Bicay. Ano, Bicay. Dalawa po ang nagre-reklamo, Boses ng Consumer Alliance at saka National Association of Electricity Consumers for Reforms na pinangunahan po ng dating Undersecretary sa Energy ng Duterte Administration. In short, mga tol, ito po ay matter of determination ngayon ng probable cause sa Office of the Ombudsman. Linilinawin lang din po natin, wala pa pong kaso sa korte ito pong si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Yung binabanggit po na pagsasampa ng kaso ay nasa Office of the Ombudsman pa lamang. Ganito po kasi ang proseso niyan. Ang isang public official ay kakasuhan ng kriminal sa Sandigan Bayan kung siya po ay nasa level ng salary grade of 27 and above. Ibig sabihin, kasama po dito ang mga gobernador, ang mga iba pang mga matataas na opisyales ng gobyerno, katulad din po ng dating Pangulo. Tapos, kapag ka dumaan na po yan sa tamang proseso, i-determine po ng probable cause, i-determine po ng Office of the Ombudsman ang probable cause, at kapag ka kinakitaan nga po ito ng probable cause, isasampa po ito sa nabanggit na korte. At doon na po lilitisin ang isang kinasuhan at tatawagin na po siyang akusado. Sa ngayon, wala pa po tayo sa ganong situations. Meron pa lamang reklamo ang mga grupo na ito sa allegedly malversation of public funds ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, but it doesn't mean na guilty na po siya rito. Ang nakikita po natin na talagang ipaglalaban siguro dito ng kampo ng dating presidente yung double jeopardy clause. Kasi sinampahan na pala siya before ng kaso at siya po ay na exonerate, na pawalang sala po siya doon po sa Office of the Ombudsman dahil sabi po walang sapat na ebidensya para po sabihin na minalverse nga ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang nabanggit na po. On the other hand, sinasabi naman po ng mga nagre-reklamo na ito po ay para lamang sa 900 million funds ng malampaya na napunta sa Department of Agrarian and Reform. Hindi daw po kasama dito yung iba po nating dinatalyeng breakdown kanina, katulad ng napunta sa Armed Forces, Department of National Defense, sa DILG, sa Department of Transportation at iba pang proyekto ng gobyerno nung siya po ay pangulo pa. Let's wait and see kung ano ngayon ang mangyayari dito. Ako naman ay nagtitiwala sa ating kasalukuyang gobyerno na ang uiral dito hindi politika kung hindi rule of law. In particular, sa mga kaso na kinakaharap ng mga iba't ibang personalidad, makikita naman po natin na naging patas ang ating gobyerno at ibinigay po sa kanila ang due process. Ang due process, the essence of which is the opportunity to be heard. Mahalagang mapakinggan ang kanilang panig at sa pagkakataong ito, titingnan natin kung ano po
ang magiging tugon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. We are just hoping na wag na sana siyang maglagay muli ng neck brace sa kanyang leeg, ano, para lamang maging bahagi po ng kanyang diskarte sa paglaban sa kaso. Nagpapatawa lang ako, mga tol. Eh, siguro naman talagang may sakit si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaya siya naglagay ng neck brace. Pero nung mailabas kasi yung decision ng Office of the Ombudsman dismissing the complaint against her, saka yung kaso na isinampas sa kanya ng previous administration Aquino at dinismiss po ito ng korte, eh walang isang linggo, biglang lumakas si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at parang walang naging karamdaman. Anyway, maraming salamat po sa inyo, mga tol. Let's wait and see sa mga mangyayari sa hinaharap. Salamat sa mga manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube.